Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First Podcast episode ngayong araw na ito. Today is August 28, 2024. We are recording this episode in the morning of August 28, 2024. Maraming salamat po as always sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Pag-usapan nga po natin yung nangyaring pagdinig kahapon ng mga senador dito po kay Sheila Guo. Lalagyan po natin ng quotation marks dahil marami pong tanong tungkol po rin sa kanyang real identity. Ito po yung unang lumabas or naipakilala o nabanggit sa media tsaka sa mga reports na kapatid daw ni Alice Guo na of course kasama niya nakapuslit ng Pilipinas patungo raw sa Indonesia or Malaysia. Ika-clarify po natin lahat yan ngayon. And I'd like to welcome to our program yung isa po sa mga senador na namumuno po o nangunguna nitong investigasyon pagdating po rito sa mga sindikati ng Pogo, sindikato ng Pogo. I'd like to welcome to our program again si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang araw sir and thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang araw Christian at magandang araw sa ating mga televiewers. Okay, una pag-usapan natin Senator yung ano, by now ba malinaw na po sa inyo yung real identity ni Sheila Guo? Yeah, ang totoong pangalan ni Sheila Guo ay Zhang Mir. Yun yung kanyang totoong Chinese name at Chinese national siya. In fact, yung kanyang passport, nakita ko kahapon sa presentation, buhay pa siya, live past Chinese passport. So hindi niya tinapo, hindi niya itinaboy yung kanyang Chinese passport, tuloy-tuloy niyang renew yung Chinese passport niya. Kaya dalawa yung hawak niyang Chinese, dalawa yung hawak niyang passport, isang Filipino, isang Chinese. Obviously, yung Filipino, based yan doon sa kanyang Peking birth certificate at napatunayan na nga natin sa hearing na hindi totoo yung information na ibinigay nung kanyang allegedly or supposedly tatay doon sa birth certificate. Dahil itong si Guo Jiangjiong, hindi niya rin biological father, natuklasan namin kahapon eh. Wala siyang blood relation dito sa tatay ni Alice Guo. In fact, wala siyang blood relation kay Alice Guo. Hindi sila magkamag-anak. Pero ito yung nagdala raw sa kanya sa Pilipinas, di ba? Based doon sa nakita namin dokumento at sa narration niya, dinala siya sa Pilipinas nung year 19... nakalimutan ko lang, no? Nasa notes ko. But she was age 16 nung dinala siya dito sa Pilipinas. At nung dinala siya dito sa Pilipinas, actually minor pa siya no nung dinala siya dito sa Pilipinas. At ang kanyang narration, apparently yung kinakasama o yung I would assume girlfriend ni nung tatay nito si Guo Jiangjiong ay kanyang tita, sabi niya, auntie niya no. At because auntie niya itong si Lin Wenyi, yung kinakasama nung tatay, dinala siya dito sa Pilipinas para tumulong sa embroidery business no, ng Guo family. Yung ano po yung ano nationality talaga ni ano ni Sheila Guo ni Zhang Mir? Chinese siya. Yan ang totoong nationality niya. Hindi naman siya nag-renounce ng kanyang Chinese citizenship. Wala naman siyang naturalization process na dinaanan dito sa ating bansa. So ang kanyang totoong nationality ay Chinese. Okay. Tapos yung ano po, puntahan po natin yung kanyang narration as to how she and Alice Guo and others were able to leave the Philippines. Totoo ito po ba? Ano po ba na-validate niyo ron sa kanyang version? Ito yung pinaka-interesting, Christian, dahil marap kasi bago itong hearing, ang daming speculation, daming haka-haka kung paano nakataka si Alice Guo. Nag-private jet ba siya? Pinuslit ba siya nung mga immigration officer at airport officials? Nag-backdoor ba siya? Maraming haka-haka, no? Pero walang tumama doon sa haka-haka based sa narration niya. Ang narration niya, galing sila ng Banban at gabi after dinner raw sila umalis at sumakay siya ng isang van no, for 5 hours. Nakadating sila sa isang port pero hindi niya malaman kasi kung nasaan you know? hindi niya alam kung nasaan, which is quite strange no, dahil hindi niya tinanong kung bakit sila umalis, hindi niya rin tinanong saan sila pupunta.
Pero nung pagdating nila doon sa Pantalan, sumakay raw sila ng isang maliit na boat, good for 10 persons. Bumiyahe ulit sila for 5 to 6 hours. Nag-transfer sila sa isang malaking boat, no, na parang sabi niya fishing vessel. And from that fishing vessel, bumiyahe sila ng ang sabi niya mga 3 to 4 days eh. Mahaba yung kanilang biyahe, no, bago dumating doon sa kanilang destination. At nakita rin namin, medyo hindi pa klaro, no, but nakita namin sa narration at sa kanyang mga dokumento na sabi niya umalis raw sila mga around first week of July. At nakita namin sa passport niya naka-stamp sa Sabah Immigration or Port of Sabah July 18. So para naman tumutugma dahil kung bumiyahe sila ng 3 to 4 days, no, parang siguro isang linggo na 'yon pati arrangement, parang tumutugma naman yung kanyang narration at yung stamp, no. Pero hindi klaro kung anong nangyari between pagdating nila ng Malaysia at July 18, kasi meron pang at least mga 1 week in between, no, kung anong ginawa nila. So yun hindi pa klaro sa kanyang narration. Eh yung ano, 'di ba meron din po information na may tatak din yung kanyang passport sa Kuala Lumpur naman on that same day po. Yes, so parang I think from that port bumiyahe ulit sila on the same day, no? Something parang ganyan. At after that pumunta sila ng after KL pumunta sila ng Singapore. No? Personally, hindi ko pa nakikita yung passport. Nag-request ako ng copy sa committee secretary para ma-observe namin mabuti yung mga dokumento. But based on the narration to, no, so kaya nga after nitong hearing, titignan namin ulit yung mga dokumento para itagpi-tagpi at tignan kung consistent ba o may butas pa yung kanyang narration. Pero so far meron naman plausible dun sa kanyang version, no. Pero nung pinapakinggan ko yung ano, yung binabanggit niya po, convincing ba sa inyo na hindi niya alam yun? Na hindi niya alam kung saan sila pupunta, tapos parang nalaman lang niya on that day or on that moment na aalis sila? Di ba nagpapasama rin daw po si Alice Guo? Hindi ako, yun ang isang portion na hindi ako naniniwala. Dahil kahit na malapit ka kay Alice Guo, kahit na si Alice Guo ang, parang nakukuha ko kasi si Alice Guo ang kanyang parang ate-atehan at kanyang boss at the same time, no? Dahil nasabi niya kanina na yung passport niya wala sa kanya, no, hawak ni Alice Guo yung both passport, kaya parang diba, kung wala kang passport wala kang magagawa eh, no. So parang boss niya rin to si Alice Guo dahil pinapaperma na siya ng ano-anong document at the same time parang tawag niya ate, no. So pero hindi ako naniniwala na sumakay lang siya at bumiyahe ng almost 1 week nang hindi niya sinasabi, hindi niya tinatanong kung saan sila pupunta o hindi na kwento kung anong gagawin. Yan portion na yan, hindi ako naniniwala. Eh, Senator, yung ano naman, yung idea or possibility or likelihood na merong mga tumulong talaga sa kanila, siguro mula sa ilang ahensya ng gobyerno para magawa ito. Yan ang yung portion na yan ay hindi pa masyadong klaro rin, no, to be honest about it, based on the narration ni Sheila kahapon. But ang aking pananaw diyan, kaya nga tayo may intelligence fund, Christian, is para bumuo ng intelligence network eh. Yung problema pag nandiyan na, hindi ka bubuo tsaka lang bubuo ng intelligence network. Dapat yung intelligence network mo, nakabuo na yan. Nakakalat na yan sa buong Pilipinas para kung merong ganitong gustong tumakas, yung intelligence network mo ang mag-feed sa'yo ng information. At makikita naman natin na almost 1.5 billion plus, no, ang intelligence fund ng iba't ibang enforcement agencies. So nakakalat yan sa iba't iba, no, na enforcement agencies. Yung perang yon, pang buo yun ng intelligence network para kung may ganitong gustong tumakas, ma-alerto ka kaagad. Pero hindi na alerto eh. No, hindi, nakalusot pa rin kahit na merong intelligence fund or supposedly intelligence network. So in that aspect, no,
yun ang nakikita kong parang shortcomings ng government na hindi airtight o hindi malawak yung kanilang intelligence network. Dito naman po kay Alice Guo, meron ba tayong clear idea kung nasaan po siya ngayon at yung possibility na or likelihood na baka na kaya siyang mapabalik dito sa Pilipinas po? Malaking possibility na ibabalik siya dito sa Pilipinas dahil naka-alerto na yung mga enforcement agencies ng ASEAN, especially Indonesia, base sa testimony kahapon ni Commissioner Tan Cinco ng BI, na alerto na nila yung enforcement agencies in Indonesia at nasa kasalukuyang nasa Jakarta siya. So by that alone, mahirapan na gumalaw si Alice Guo dahil ano eh, lumiliit na yung kanyang mundo eh. Kahit na lumipat pa siya o kung makakalipat man siya sa ibang lugar, maliliit at liliit yung kanyang mundo dahil itong mga ahensya naka-alerto na. Sa pagkakaalam niyo, Senator, saan raw po ba yung ano, parang pinaka-final destination itong grupo? Di ba nagkita-kita sila? Parang ganun yung unang version. Pero apparently, nakasakay pala sila sa isang biyahe, no? Sa isang bangka. Yeah. Saan ba yung ano, plano nilang destination? Hindi klaro kay Sheila doon sa narration niya. Dahil parang pagdating niya lang ng Indonesia, sabi niya nagkahiwalay-hiwalay sila doon. Nakita ko yung siguro ang purpose ng hiwalay-hiwalay para hindi sila mahuli sabay-sabay, no? I think diba, may tendency na maghiwalay muna and then at one point magkaroon ng rendezvous. Pero ang basa ko sa kanila, gusto talaga nilang magtago. And ang point of taguan nila supposedly will be Singapore, no? Dahil babalik sila ng Singapore raw, no? Sabi ni Sheila. Kung matatandaan natin na may isang napakalaking money laundering case sa Singapore about a few years ago na napakadaming mga mayayaman na nagtago doon at mga parang 12 yata eh. Ito yung mga money launderers na nagtago doon dahil ang financial system ng Singapore, even though sophisticated, mabilis magtayo ng mga corporation doon na ginagawang dami. At nagtago doon itong mga money launderers. Ang hinala ko, marami sila rin pera, itinago rin nila sa Singapore at doon rin sila balak magtago sa Singapore. Dahil yun na nga, no? Parang naging haven. In fact, malaking controversy yan sa Singapore na nagiging haven sila ng itong mga money launderers. Mm-hmm. Okay. Dito sa ano, kasi na pag nung nakausap po namin yung ano, yung PAOK, ang sinasabi ni PAOK spokesman na Winston Casio, talagang pinaka-mastermind daw po rito yung tatay o yung nagpakilalang tatay ni Alice Guo. Yun ba talaga yung lumalabas po? At they have an idea kung nasaan siya para mapanagot. Ang huling nakita namin, lumipad siya sa China mga after the first hearing, mga end of July. At pero base doon sa mga news reports at sa narration na rin ng I think PAOK yata ang nag-narrate nito na nagkita-kita sila sa Singapore, no? So definitely wala yung tatay niya dito sa Pilipinas, nasa somewhere else, no, kung nagkita man sila sa Singapore. Ang mga kwentong nakukuha ko dito sa tatay na itong tatay raw ay once upon a time mayaman sa China. May negosyo siyang piggery at nalugi yung negosyo niya na piggery. At pumunta siya dito sa Pilipinas magpatayo ng negosyo. At dinala niya dito si Alice Guo. Apparently, itong si Alice Guo is from the second family. May first family itong tatay. At nung dinala niya dito si Alice Guo, dahil bilingual si Alice Guo, no? Marunong mag-Tagalog, marunong mag-Chinese, nakilala nila itong mga Pogo operators. At dito na nag-umpisa yung kanilang involvement sa Pogo. Kaya makikita rin natin sa mga flights nila, talagang lumaki yung activity ng kanilang flights dahil doon na nag-umpisa yung kanilang mga negosyo. Kailan tong ano, kailan tong sinasabi niyo na involved sila sa Pogo po? Based sa mga nakita naming activities sa flights nila,
mga around 2017, 2018, mga ganyan, around that time. At even doon sa pagpasok ng pera, actually ito yung magko-corroborate. Dahil makikita natin doon sa reports na nakuha namin na yung pumapasok sa account nila maliliit lang prior to 2017, 2018. Noong around 2017, sumipa na to billions yung mga pumapasok sa account nila. Especially yung dalawang pinaka business yung pinaka primary business nila, no, yung QJJ Farms at QJJ Embroidery, talagang sumipa into billions. Kaya makikita natin na it corroborates, eh, kasi ito yung time na pumasok yung Pogo. Ito yung time rin na nakilala nila itong mga Pogo. So because nakilala nila, ito rin yung time na pumasok yung pera sa kanilang mga accounts para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So bali ito po yung ano, so mukhang totoo na kinailangan yung property nila, yung malaking property nila sa Bamban para magtayo ng Pogo Hub. Yun po yung pinaka-entry point. Correct, correct. So I think hindi pa klaro kung paano napunta si Alice Guo sa Bamban. Pero ang hinala ko diyan, dahil meron silang may farm sila doon. Once upon a time, nung nag-operating farm nila, may nakilala silang mga Pogo operators at sabi na dito na lang kayo sa Bamban dahil mura yung lupa, marami pa makukuha. So si Alice Go ngayon ang ginawa nilang partner para mabuo itong Pogo Hub sa Bamban, dahil of all places sa Bamban pa yung napili. So diyan na nag-umpisa at nabuo nila itong Bamban Pogo Hub. At ginamit nila si Alice Go as their conduit, kaya pumapasok sa kanya yung pera at siya yung nagdi-dispense ng pera para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So yun po ba na-establish na yung, diba dati nung during the early part ng mga discussions po natin, nakakaduda yung paano na ipasok yung ganong kalaking pera para makapagpatayo ng ganong kalaking Pogo Hub. So malinaw na ba kung paano nangyari po yun? Yes, malinaw na, Christian. Dahil yung financial information, hindi mo makikita kasi doon sa annual financial statements na sinasubmit sa SEC, eh. Kasi yun, public document yun, eh. Pwede kang pumunta sa SEC, hingi mo, makukuha mo kaagad yun. Nakita namin to doon sa kanilang financial transactions na pumapasok sa kanilang bank account at lumalabas. Yun, ang may power lang yun ay Anti-Money Laundering Council. At yun naman yung information na ibinigay sa amin. At galing to sa mga bangko. Dahil mahigpit yung kahit na mahigpit yung anti-money laundering laws natin, nakalusot pa rin ito. No? At very clear na ngayon kung paano pumasok yung pera. Ito po, Senator, si Sheila Guo. Kasi parang may portrayal na inosente siya ron sa buong enterprise na yan, hindi ganun kalalim yung kanyang involvement. Gano'n po ba kalalim talaga yung involvement itong si Sheila Guo, quote-unquote, doon sa sindikato o negosyo na yan? Well, sinasabi niya kasi sa narration niya kahapon, parang perma lang siya ng perma ng account, eh. Perma lang siya ng perma ng dokumento. Pero yung mga pinipermahan niya, mahalagang dokumento, eh. Talagang madadamay siya o makakasuhan siya sa mga pinermahan niya dahil siya yung chief financial officer, siya yung treasurer, siya yung corporate secretary ng mga kumpanya nila at shareholder siya sa maraming mga Go companies, no? So sentro siya diyan kung sinasabi niya na perma siya ng perma doon sa mga dokumento, sasabit siya dahil siya yung chief financial officer, ano yan, mataas na position yan. So sasabit siya diyan dahil nga impera pumapasok sa mga Guo families at ginagamit sa Pogo. Ayun si ano, sir, yung Attorney Galicia, I think, no? Yung nag-notarize doon sa counter affidavit ni Alice Guo. Ano po yung pananagutan niya rito? Yung kanyang storya ay parang mahirap paniwalaan dahil una-una, sinabi niya, hindi siya nagbabasa ng news, pero meron pala siyang publisher siya ng newspaper. No? Napakagandang revelation ni Senator Risa yon. At parang
parang hindi ka nagbabasa ng news pero meron kang publisher ka ng newspaper. And then pangalawa, nakita niya raw si Alice ko sa sasakyan pero hindi niya pinababa, hindi man niya pinapunta sa office dahil pag sa notaryo dapat nakita mo pa pinepermahan ng mga dokumento, eh, no? Physically dapat makita mo pinepermahan ng document in your presence. At sabi niya hindi niya nakita at mayroon lang nag-assist na isang certain Alan na hindi rin niya kilala masyado, hindi niya alam yung last name. At itong certain Alan ang pumunta sa kanyang opisina para dalhin yung dokumento. Parang it's parang hindi kapanipaniwala yung kanyang narration, eh, no? At kaya may liability siya dito dahil kung hindi niya papapatunayan na talagang physically pumunta doon si Alice Scott, nakita niya, pwede siyang malagay sa administrative cases ng Supreme Court. Bilang panghuli, Senator, yung si Cassie Leong, kailan ba siya tatanungin ng mga senador? At ano ba yung gusto niyong matumbok sa kanya? Alam ko, ito mahalagang resource person rin to dahil siya yung sentro sa PORAC naman, no? Yeah. At na-establish ka hapon. Actually, magandang information lumabas kay Sheila na sabi niya na girlfriend ni Wesley, no? Sa kanya nanggaling si Cassandra. In fact, sabi niya nakilala niya si Cassandra through Wesley because si Wesley ay girlfriend itong si Cassandra. So ngayon may link na tayo, very strong na yung link between PORAC and Bamban. Mm-hmm. At malaking possibility na si Alice Guo ay kasali rin dito sa PORAC by virtue of Cassandra, no? Kasi very strong na yung link, eh, no? Hindi lang yung haka-haka, kundi talaga meron ng testimonya na may link. Kaya et si Cassandra, sentro naman to sa PORAC Pogo Hub dahil yung pangalan niya nasa Lucky South 99. Yeah. Sa Worldwind Corporation. So, importante rin na makausap namin siya at malaman kung sino yung kanyang mga kakuntsaba o mga partners dito sa PORAC Pogo Hub. Mukha po bang isang sindikato lang yung nag-operate niyan? Yung sa Bamban at saka sa PORAC? Possible yan. Possible na isang sindikato lang. At tinitrace namin ngayon yung mga Chinese personalities. Nakita namin kasi meron silang mga interaction along the way. Hindi sila isolated cases, hindi sila magkahiwalay talaga. Nakita namin maraming silang interaction at yun naman ang amin ipapakita sa susunod na hearing. Ito nga pala, itong huli na lang pala, no? Naalala ko lang, may mga lumalabas na mga fake information. I think about you, about Senator Risa, and yung dinidikit kayo sa Pogo, tama ba? Pati kayo na biktima, di ba? Oo nga, kasi itong Pogo, mayroon silang, even before pa, nung nag-privilege speech ako against Pogo nung 2022, no, end of 2022, nakita namin na meron silang social media presence. Ang sa information na nakuha ko, itong mga Pogo companies, meron silang talagang social media activity, no? Pagkakampi mo sila, maganda sinasabi. Pagkalaban mo sila, ano-ano yung hinahalungkat, no? At tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Kaya nakita ko na yung mga against Pogo, katulad ni Senator Risa at ako, ginagawa nila ng spin o ng fake news. Makikita natin na talagang organize itong mga Pogo companies para labanan until now, no, itong mga kumukontra sa kanila. Okay. Sige, sir. Maraming salamat, Senator Sherwin Gatchalam, for joining us. Alam ko, busy kayo. Maraming salamat, sir. Magandang araw po. Thank you. Yan po si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, nakausap natin tungkol po dito sa pag-appear sa Senado po ni Sheila Guo. Basically, na-unmask naman nila kung ano talaga yung tunay na identity nitong si Sheila Guo. Pero mas antabayan na pa po natin yung mga susunod na pagdinig dyan dahil importante na hindi po natin bitawan yung investigation na yan pagdating po sa mga sindikato ng Pogo. In the meantime, maraming salamat po for joining us in this special episode. Ako po si Christian Esguera. Magandang araw po sa inyo lahat.